Siyempre, Star Cinema sabi, we're dreaming of a DongYan movie, pwede ba tayong gumawa ng kwento? So when we pitched it to Dingdong separately from Marian, parang nagustuhan, pero siyempre poker face. Tapos kinakabahan kami. Then Marian naman, parang napangilid ko luha, pero hindi na naman sumagot na gusto niya. So we were wondering, then sabi nila gusto nila. But nag-pandemic, sabi, willing to wait ba raw kami. So we really had a long discussion. Sabi namin, siyempre, first choice natin, only choice natin, sunulat natin to para sa kanila. Pagka ba ganun kaswak ang material, hihintayin ba natin o magpaplano na tayo ng iba? The unanimous decision was, no one else could do it but Dingdong and Marian. No one else can give life to the role that was made specifically for them. In fact, ang totoo niyan, iniisip ko sila habang sinusulat. Oh, what would Marian have reacted? What would Dingdong have said? In my mind, ah, hindi ko alam, totoo yung buhay kung totoo yun. Ah. Sana hindi. Pero sa in my mind, kung sila ang pagtatagisin ko, yun ang niisip. Pero Sir Enrico, that's a challenge. Ah, kasi personally, kilala mo na ba si Marian and si Dingdong? Only as, ayan, katrabaho. As a celebrity. Kasi diba nasa GMA nga sila, so right. Hindi mo masyadong nakakachismisan. So, oh, hindi naman. Only si Marian, nakatrabaho ko sa Kung Fu Divas. Yon, konting ano lang yon, kikay-kikay lang. So, Dingdong sa ano pa natin noon, drama natin. So, hindi masyado. But, Dong and Marian is a legendary couple. Alam naman nila, they're open-hearted about their marriage, their relationship. And what we admire about it is that it's really strong, loyal, and long-lasting. So, doon pa lang kapit na tayo. Oo, sabi ko, what will challenge this relationship and make the audience feel that this is stronger at the end of the movie. Right. So, yun ang challenge. How do you make an already solid and matibay na couple go through a drama that will challenge their relationships?